Hi sa inyo lahat, this is Chris, and for today's video ay pag-uusapan natin ang patungkol sa sektor ng agrikultura. Isa sa mga tinaguriang agricultural country sa buong daigdig. Ito ay bunga ng ating mayabong na likas na yaman. Although maraming panahon na nagdaan na kung saan pinaplanong gawing industrialisado ang ating bansa, subalit marami pa rin sa ating mga kababayang Pilipino ang naninirahan sa rural na lugar at ang kanilang pangunahing kinapapumuhay ay agrikultura. Ang agrikultura ay isang agham o science na kung saan ito ay binubuo ng pag-aalaman at pag-aalaga ng mga hayop. Lahat ng may kinalaman sa pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng mga halaman ay sakop o scope ng agriculture. Ang bawat gawain ng sektor na ito ay mayroong malaking na itutulong hindi lamang sa ating bansa, ngunit maging sa kinapamumuhay ng bawat tao. Ito ay mayroong malaking epekto sa ating ekonomiya at ito ay mayroong malaking gampanin sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ito ay binubuo ng apat na subsectors, ang pagsasaka, ang pangangahoy, paghahayupan at pangingisda. Malaki ang nagagawa ng agrikultura sa ating bansa. Tatlo sa pangunahing na ibibigay nito ay una, ang pagpasok ng dolyar. Karamihan sa mga produkto na niluluwas mula sa ating bansa ang siya nagpapasok ng dolyar dito sa ating bansa. Halimbawa na lamang ng nyog, nata de coco, prutas, abaka, asukal at marami pang iba. Ang mga produktong ito ang mga pangunahing nagpapasok ng dolyar sa ating bansa. Bunga nito, ang dolyar na ito ang ginagamit na pambili ng mga imported na mga materyales at mga makinarya mula sa industriya. Ikalawa, ang agrikultura bumibili ng mga produkto mula sa industriya. O sa madalit sabi, umiikot ang ating produkto mula sa ating bansa na kung saan ito yung sinasabi natin, tayo ang nagbayo, tayo rin ang bumili, tayo rin ang nakinabang. Sa pagkakataong ito, saan ba nanggagaling ang mga produkto na ginagamit o yung mga materyales, hilaw ng materyales na ginagamit ng industriya upang makabuo ng isang yaring produkto? Siyempre, mula sa agrikultura. Kapag nakabili ito ng produkto mula sa agriculture, ang kinita ng agrikultura ay gagamitin naman ito para makabili ng mga yaring produkto tulad ng pataba, pamatay ng peste, mga makinarya, traktora at iba pa. Nabibilihin naman niya mula sa industriya na kung saan umiikot ang ating produkto mismo sa ating bansa na nakakatulong din sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Bukod dito, malaki ang pakinabang ng industriya mula sa mga hilaw na materyales na manggagaling sa agrikultura. Tulad na lamang ng coconut tree o yung tinatawag nating tree of life. Ang coconut tree ay maraming nabubuong mga yaring produkto. Mula sa hilaw na materyales na coconut tree o yung puno ng nyog, marami itong nagiging isang panibagong produkto. Pwede kang makalikha ng bahay, pwede mong gawing wales ang mga dahon nito, pwede mong gawing pagkain ang mga bunga nito. At ikatlo, nagbibigay ito ng hanap buhay sa ating mga kababayang Pilipino. Ang ating mga manggagawa na hindi nakapagtapos ng pag-aaral o hindi nila na i-continue ang kanilang edukasyon, ang siyang nakikinabang sa ibinibigay na hanap buhay mula sa agrikultura. Kailangan lamang nilang magsikap at magtiyaga sa ganitong uri ng pamumuhay. Nangangahulugan lamang na bagamat mahirap ang ganitong uri ng trabaho, ay malaki na itutulong nito upang mabuhay ang isang maliit na pamilyang Pilipino. Kaalinsabay ng mga magandang gawain ng agrikultura sa ating bansa, meron itong mga suliranin na daladala. Una na dyan ang mababang presyo ng mga produktong agrikultural. Bunga na rin ng mga pagdagsa ng mga dayuhang produkto mula sa ibang bansa papasok sa ating bansa, napipilitan ng mga mangisda at mga nagbebenta ng gulay, prutas sa palengke na ibaba ang kanilang presyo. Kaya hirap ang marami sa atin na magkaroon ng malaking tubo sa mga produktong ito. Bukod pa dito,
madaling masira ang ganitong uri ng mga produkto o mga produktong nanggagaling sa agriculture tulad ng gulay, prutas, isda, gayon din ang mga iba pang hayop na ibinebenta sa palengke. Nandiyan ang baboy, baka, at saka manok. Oh. Dahil madaling masira ang mga produktong ito, kinakailangan na maibenta ito agad-agad. Kung kaya't kahit na maliit ang presyo na kanilang ipinapataw sa kanilang produkto, basta maubos at hindi ito masayang, ay ibebenta nila ito. Ikalawa, kakulangan sa infrastruktura at pamumuhunan. Isa sa mga dahilan na mabagal na pag-unlad ng agrikultura ay ang kakulangan sa mga infrastruktura at pamumuhunan, tulad na lamang ng mabilis na pagkasira ng mga gulay at prutas. Ito ay dahil sa kakulangan sa maayos na pagtataguan o storage at maayos na transportasyon. Gayun din sa mga nangingisda at nagahayupan o yung mga nag-aalaga ng mga hayop tulad ng manok, baboy, baka, kung saan ito ay kakulangan sa kanilang walang magamit na mga kagamitan na magagamit nila para sa pagpapastol o pag-aalaga sa mga hayop na ito. Hirap din ang marami sa mga magsasaka at mga mangingisda na paramihin ang kanilang mga produkto dahil sa kakulangan sa pambili ng mga materyales, makinarya at teknolohiya para mas bumilis ang kanilang paggawa ng mga produkto. Ikatlo, kakulangan sa makabagong teknolohiya at mga kagamitan. Marami sa mga magsasaka at mangingisda ang patuloy pa rin sa paggawa o pagpapatuloy ng pamumuhay, ganitong uri ng pamumuhay, sa kanilang nakasanayang pamamaraan. Tulad ng pag-aararo at paggamit ng kalabaw. Bukod dito ay ang paggamit ng mga hindi matatabang binhi na nagdudulot upang bumagal ang produksyon ng ganitong uri ng mga produkto. Bunga rin ng kawalan ng edukasyon o karamihan kasi sa mga magsasaka ay hindi nakatapos, gayon din sa mga mangingisda. Kung kaya't hirap ang iba na turuan sila kung paano gumamit ng mga makabagong teknolohiya na mas pipiliin pa nila na gawin kung ano yung mas nakasanayan nila. Bukod dito ay kulang din ang pondo ng ating gobyerno upang tustusan ang pangangailangan sa pagkakaroon ng mas mataas na antas sa teknolohiya at pag-unlad ng kaalaman natin sa agrikultura. Pang-apat ay paglaganap ng sakit at peste. Maraming hayop ang namamatay at hindi napapakinabangan dulot ng pagkakaroon ng sakit at pamimeste ng iba't ibang uri ng bakterya at virus na tumatama sa mga hayop at halaman. Ilan sa mga ito ay ang bird's flu, avian flu, foot and mouth disease, swine flu, at marami pang iba na kadalasan ay mula sa ibang bansa. Ang pagkamatay ng mga hayop at pagkasira ng mga halaman ay isa sa mga dahilan ng pagkalugi ng mga magsasaka at mangingisda at nagahayupan. Ikalima, pagdagsa ng mga dayuhang produkto. Ang globalisasyon at liberalisasyon ay hindi masama. Ito ay nagdadala ng mga dayuhang produkto sa ating bansa na nakakatulong din sa ating ekonomiya. Subalit, sa pagdating ng mga produktong ito ay nagkakaroon ng kakumpetensya ang ating mga produkto. Kung mayroong kakumpetensya ang ating produkto, nahihirapan ang ating lokal na produkto na mabenta sa mga Pilipino dahil mas pipiliin ng iba, hindi lahat, na bilhin ang isang dayuhang produkto. Ika-anim ay ang implementasyon ng tunay na reforma sa lupa. Bagamat nahaharap sa maraming problema ang ating agrikultura, naghahangad ang ating pamahalaan na magkaroon ito ng solusyon sa mga problema nito. At ang pagbibigay pansin sa suliranin ng agrikultura ang siya magiging daan upang magkaroon ng pagbabago at umunlad ang ating bansa. Nagpapatupad ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng iba't ibang programa upang lutasin ang problema natin sa agrikultura. Kasama na rito ang pagpapatayo ng daan, tulay, ng kalsada, ng imbakan, ng irigasyon at marami pang iba. Ang reforma sa lupa ay isang programa ng pamahalaan kung saan magkaroon o mabigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka. Ito ay tinataya na siyang susi sa magpapaangat sa buhay ng mga magsasaka. Narito ang ebolusyon ng mga batas sa pagpapatupad ng reforma agraryo at reforma sa lupa.
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Nawa ay marami kang natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli. Paalam!